Mahal, ina nating gabay, inang maawain, ina nating patnubay. Nuestra Señora de Guía, Nuestra Señora de Guía, pagbubukas pa. Sa Diyos, Ama natin. Lilikha tayo ng Diyos amang mahal natin na Kanyang kawangis sa puso at damdamin, marunong magmahal, umasa't manali, pagbubukas palad, kaloob din niya sa atin. Hinirang ng Ama ang Birheng Maria bilang ina ng Diyos, bilang ina natin, inang mapagmahal, ina nating gabay, inang maawain, ina nating patnubay. Nuestra Señora de Guía, Nuestra Señora de Guía, pagbubukas pala, nagmula sa Diyos, Ama natin. Kapwa ay lingapin, bilin ng Diyos sa atin. Magtulungan tayo, magmahalang taos. Halimbawa, ito ni Kristo ating Diyos. Pagbubukas pala, taglayin nating lubos. Nuestra Señora de Guía, Nuestra Señora de Guía, pagbubukas pala, tanging tugo namin. Sa mga biyayang nagmula sa Diyos, pagbubukas palad, ating itugon. Pagbubukas palad, ating itugon. Pagbubukas palad, taglayin natin. Magsitayo po ang lahat para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo, Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pahundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Paparoon ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ko ang lahat. Let us now pray the filial homage to Nuestra Señora de Guia. Altogether, I revere Thee with all my heart, Most Holy Virgin, above all the angels and saints of heaven, and I consecrate to Thee my soul with all its faculties, my body with all its senses, and my heart with all its affections, praying that Thou wilt obtain for me, from the Blessed Trinity, all the graces I need for salvation. O peerless Lady, how wretched and paltry is our gratitude beside Thine infinite graciousness. How kind and good Thou art, O Lady, to us, the children of Adam, as the generous dispenser of all divine graces. What have we not received from Thy tender and merciful heart? This very land owes its happiness to the presence of Thy holy image, which has drawn to us all the favors which we unceasingly receive from God. Thy image is for us a loving proof of Thy motherly love and affection, as well as a shining mirror where we can glimpse Thy most admirable virtues. Be always our guide, O Mary, our model, our help and succor, and although we are miserable sinners, turn not away from us Thy motherly heart. Do not allow this land to ever forget Thee, and as long as one of us shall remain to invoke Thy sweet name, O Mary, show Thyself always our most tender mother, our steadfast advocate, our safe refuge, and most loving guide. Amen. Mary, our guide, show your motherly love and pity upon us. Nuestra Señora de Guia, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay Huwebes, sa unang linggo ng 40 araw ng paghahanda. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating Shrine Parochial Vicar, Reverendo Padre Danichi Hui. Diyos ay naroon.
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay pinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod, gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami ay makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay nang walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther, dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon ay nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw rin ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong pinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinyo Diyos, at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso
na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin, at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon ay nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo ay aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo ay aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo ay aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo ay aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo ay di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo ay magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo ay aking tinanggap. Magsitayo po ang lahat. You are happy at papuri, Panginoong Yesu Kristo. You are happy at papuri, Panginoong Yesu Kristo. Diyos ko, sa akin ay igawad, looping tunay na tapat. Puso ko ay gawin mong wagas nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Luwalhati at papuri, Panginoong Yesu Kristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. If we are going to summarize the lesson of our readings for today, it could be summed up to three sayings. Tatlong kasabihan ang pwedeng magbuod ng mga aral na itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Una, good things come to those who wait. This motivates us to be patient. However, better things come to those who work for it. That's number two. This now pushes us to work hard. Pagtrabahuan mo. But then again, number three, best things come to those who do not give up. This time, it tells us to persevere, magsumikap. Mga kapatid, ito po yung ugali na ipinakita ni Reyna Esther sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanyang mga kasamahan na gugunawin o sisirain noong panahon na yon. Ganda nung kwento ni Reyna Esther. Si Reyna Esther ay isang Hudyo, pero naging reyna ng Persya. Dahil sa kanyang kagandahan at kabutihan, siya ang napiling reyna. Pero isang araw, may balita na papatayin ang lahat ng mga Hudyo. Eh hindi alam na Hudyo itong si Reyna Esther. So kung papatayin lahat ng Hudyo, kasama siya. Yun yung dinadala ni Reyna Esther sa ating unang pagbasa. Kaya ganun na lang ang dasal nitong si Reyna Esther. Nabigyan siya ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang kalagayan. Kung alam mong ikaw ay nasa panganib, sasabihin mo bang totoo na ikaw ay isang Hudyo na isasamang papatayin? Madaling magtago, reyna ka na eh. Pero dahil matuwid itong reynang ito at gusto niyang iligtas din ang mga kasamahang Hudyo, wala siyang ibang paraang naisip kundi ang magdasal sa Panginoon. That was her last resort. Yun na lang yung kanyang pag-asa. Natulungan siya ng Panginoon na sabihin ang totoo, na iligtas sila ng Panginoon mula sa pagpatay sa kanya at sa kanyang mga kasama. Kaya nga, sa paglalarawan sa ating unang pagbasa, araw-gabi nagdasal si Reyna Esther. Hindi lang lumuhod, kundi dumapa. Ganun na lang yung pagsusumikap nito ni Reyna Esther sa pagdarasal. Hindi ba kapag ito na lang yung pag-asa mo, ito na lang yung last resort mo, ito na lang yung pagkakataon mo, gagalingan mo na? Pagsusumikapan mo na, ibibigay mo na yung lahat? Ganyan yung nagawa ni Reyna Esther. Ang pangalang Esther ay galing sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay God's intervention. No wonder Queen Esther stood by her name by allowing God's intervention to work as she patiently prayed hard for her people with perseverance, which later on, God granted her prayers. Dahil sa pasensya, hard work,
at perseverance nito ni Reina Esther, ibinigay sa kanya ng Diyos ang kanyang hinihingi. This is also what Jesus is teaching His disciples about praying in our gospel today. Sabi, humingi bago pagbibigyan, humanap bago makasusumpong, at kumatok bago pagbuksan. We see here the three attitudes again: the patience in asking, the hard work in seeking, and the perseverance in knocking. This is how we are to pray to win God's intervention. These are the attitudes that we should put in our prayer. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit sa Quiapo o kaya sa Baclaran yung mga tao lumuluhod mula pinto hanggang altar. Hindi ako magtataka kung ba't ganun na lang ang kanilang pagsusumikap magdasal. Hindi ako magtataka kung bakit ang layo-layo ng Quiapo, ang layo-layo ng Baclaran, dinudayo ng mga deboto. Ganun na lang ang kanilang pagsusumikap, hard work, and patient in praying. Kasi kung huling baraha mo na, last resort mo na, huling pagkakataon mo na ang Diyos, ibibigay mo ang lahat. Gagawin mo ang lahat. This also what Saint Monica, the mother of Saint Augustine, did. Ito, si Santa Monica, mahigit 15 taon na nagdasal para sa pagbabago ng kanyang anak. Si Saint Augustine kasi noon ay namumuhay sa immoral na buhay. Yung nanay niya, pinagdasal siya sa loob ng humigit kumulang 15 taon. At dahil doon, hindi lang tumuwid ang buhay ni San Agustin, siya'y naging obispo at naging santo sa huli. My dear brothers and sisters, there is no such thing as free lunch, as people would say. Even in prayer, we get intervention by being patient, hardworking, and persevering. Remember, good things come to those who wait. So be patient. However, better things come to those who work hard for it. Then work hard. But then again, best things come to those who do not give up. So persevere. Amen. Magsitayo po lahat. Nangako si Jesus, humingi at kayo ibibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Ating sambitin sa bawat panalangin, Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, nawa ay lumaganap ang mataimtim na panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nakasadlak sa kasalanan, nawa ay humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo nawa ay manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, nawa ay makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman.
Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, nawa ay mapatawad at muling mabuhay kasama ni Kristo sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kami na laging magtiwala sa mga paraan ng iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may-alay, mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, naritong aming may-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at ang mga alay na aming iniyahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming iniyahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamauain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay,
pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin, bigyan mo po kami para nagpapatawad namin.
Itiadya mo kami sa lahat na masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan mapakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkalob mo ngayon at sa hinaharap ang idinudulot nitong walang maliw na lunas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't-isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.